Kumusta? Ito po si Dave Lopez ng Arrival Hobbies Philippines. Inibitahan ko po kayo sa hindi pa nakapag-subscribe, i-click ang subscribe button below para makatanggap po kayo ng mga notification sa mga bagong videos natin gawa. Usapang 4,000K ng mga second hand ng mga unit ang ating tatalakayin. Pag-usapan natin yan. Intro muna tayo. Sa panahon ngayon, hindi masama ang bumili ng second hand. Second hand na gamit, second hand na damit, di ba? Walang masama doon. Especially kung nagtitipid ka. At gusto mong subukan muna. Like kanina, pumunta dito ang kaibigan ko. Pag meron akong pera someday na sobra, bibili ako ng multi-shot. Pero hindi ko muna sasabihin kung anong klaseng multi-shot yon. Either local or imported. Either sa US or Indonesia. Yun ang kalagahan ng pagtatanong. Kasi pag magtanong tayo sa taong may alam na, parang doon niya mismo malalaman yung mga positive and negative sides, disadvantage or advantages ng side ng ginagamit niyang unit na yon. Magtanong muna tayo para sigurado at para sulit yung pagbili natin. Ito guys, ibigay ko sa inyo ang paraan para na di kayo mabudol. Una, sa kaibigan ka bumili. Pag may kaibigan kayo na nagbebenta ng unit, doon ka mabili. Kasi alam mo yung sitwasyon ng unit. Halimbawa, itong unit na to, marami sa amin na gustong bumili nito, kailangan nilang mag-ipon ng pera para mabili ito. Kasi alam nila yung quality, sitwasyon ng unit na to. Pangalawa, ni-refer ng kaibigan. So, mahalaga din na yung kaibigan mo ni-refer niya kasi alam niya yung kalidad ng unit. Kasi pag ni-refer ng kaibigan mo, yung kulang lang sa kanya is yung pera. Pero gustong-gusto niyang bilhin ang unit na yon. So mangyayari, sasabihin niya sa kanyang sarili, kahit na hindi na mapunta sa akin yung unit, mapunta lang sa kaibigan ko. Kasi baka balang araw, pag hindi niya gagamitin, pwede niyang ipaampon sa akin. Yung pangatlo, mahalaga na i-test mo muna yung unit. Ikaw mismo, mag-test ng unit sa accuracy, kaya mahalaga yung testing period. Pangapat, huwag mag-expect ng warranty pag second hand. Kasi mura na siya. Kasi pag i-expect ka ng warranty, i-add-on niya yun yung binayad mo sa kanya. Panglima, ikaw na ang magpapaganda sa unit na yon. Halimbawa, pag nakita mo yung unit na medyo hindi na maganda yung pintura, kiskisan mo at pinturahan. Pag nakita mo yung unit na medyo may kalawang konti, kiskisan mo at lagyan mo ng oil. So nakadepende sa'yo. At least doon natututo ka at the same time sa mababang halaga. Pang-anim, ito naman pag bibili kayo online. Parati kong ina-advise sa mga nagtatanong sa akin, Sir Dave, pa-legit check naman or si ganito. Mag-video call po kayo. Karapatan nyo po yun bilang isang mamimili. Huwag kayong maniwala pag sinabi sa inyo na hindi na kailangan mag-video call. Kasi sasabihin nila, maliit lang naman na halaga yan. Tandaan nyo ito pag na-scam kayo. Maliit na halaga lang yun sa kanila. Pero ilang buwan mong pinaghirapan yon. Kapito, this is the lesson learned that I learned in my life. Huwag na huwag kayong maniniwala sa lakas lang ng puto. Kailangan i-accuracy test ninyo. Hindi yung ipuputok niya, tapos sasabihin sa inyo, ang lakas, di ba? So, pag doon kayo babase, walang mangyayari yon. Malakas nga siya, pero hindi naman accurate. Hindi lang yon sa lakas ng putok na mabibingi kayo at sasabihin nyo, maganda yung unit na to. Number 8, pag baguhan po kayo sa ganitong larangan, isa sa mga advice ko na kailangan meron kayong kasama na mas matanda sa inyo or matagal na sa ganitong larangan para siya yung magiging gabay sa journey niyo sa ganitong hobby. Labing siyam, basic troubleshooting, basic safety, basic na kung paano ayusin yung unit pag nagkaroon ng singaw or sira ito. Kung hindi nyo maalam, maghanap kayo ng gunsmith sa lugar niyo para tulungan kayo sa pag-aayos ng unit. O di kaya, mga kaibigan, na pwede kayong tulungan. Ikasampo, kahangin, ito, real talk. Kailangan mong i-enjoy yung unit mo na yon every time na naghahan ka, nagpiplinking ka. You need to appreciate the unit. Parang relasyon lang yan. Pag hindi ka naging satisfied, maghahanap at maghahanap ka ng iba. Tandaan nyo guys, pag dumating sa punto na magkakaroon ka na ng feeling na mas maganda yung sa kanya compare sa akin, na mas accurate yung sa kanya compare sa akin, na mas gusto ko yung sa kanya compare sa akin, dadami yung unit mo at hindi ka maging masaya doon. Bonus tip 2 guys. Pag kayong bibili, huwag kayong bibili ng second agad, especially sa baguhan. Yun yung pinaya sa akin na hindi ko nasunod last time. Pag meron ka ng unit, huwag ka munang bibili kasi hindi mo pa kabisado yung unit, paalam yung strength and weaknesses ng unit na yon,
hindi pa kayo naging isa. Pili ka agad pag nakita mo maganda, mura at minsanan lang ang darating sa'yo, hindi lang dalawa yung unit mo, maging tatlo, maging apat, maging lima, at hindi mo na ma-enjoy yung mga yon. Bago ako magtapos ay meron akong assignment sa inyo. Bakit mas pipiliin mo ang bagong dihangin kaysa sa second hand na dihangin? Or i-reverse natin, bakit pipiliin mo ang second hand na dihangin kaysa sa bagong dihangin? Yon, pakilib lang po yung comment ninyo sa comment section below para matulungan din natin or maibahagi din natin ang ating kaalaman sa mga kaibigan nating baguhan sa ganitong larangan. Maraming salamat po sa pagtambay ulit sa aking bahay at sa panonood. Pag may gusto po kayong ipadala para po ma-showcase natin sa ating channel, i-email nyo lang po ako sa davelopez@gmail.com para maibigay ko po yung complete contact detail ko po at may padala niyo po sa akin yung item na yon. Isa din po na minumungkahi ko na sana suportahan niyo po yung mga local makers natin dito sa Pilipinas. At alam ko po yung mga local makers po natin dito ay binibigay po kanila yung the best nila para maibigay po sa atin yung quality ng mga unit. Mag-enjoy po natin yung unit, hindi lang ngayon, pero pwede po natin itong ipamana sa mga next generation. Sa ulitin, may kasabihan po tayo, ang mag-comment, like at subscribe ay magiging Mr. Suave. Lalo na po, pag hindi nyo skip ang ads, Dave Lopez po ng Air Rifle Hobbies Philippines. Always handaan to keep chill, keep safe, and enjoy. Limang kahangin na naunang mag-comment sa last video po natin. Sila, Ray Fernandez, si Papa Oski, Lucy Oplas PH, Kadugsing, at si Joey Cruz. Gusto po salamat kay nung Ernie C. Polidario dahil sa pag-share and sa kindness na i-share ang kanyang kaalaman sa ganitong larangan. Thank you so much, Ernie. God bless you and your family. Hello guys, thank you so much. See you soon.